Yan, at ito mga lodi, mayroon kayong ano, mayroong mga nakalagay diyan kung saan kayo banda pupunta. Yan, may mga nakasulat din dito. At sadyang hindi talaga kayo maliligaw. Yan. Kung gusto niyo ma-explore yan, titingnan niyo lang yan kung ano ang pwedeng puntahan at ang gusto niyo marating. Napakahaba at napakalawak din pala nito, lodi. So, mapapagod din kayo kakaikot. Yon guys, good morning, good morning. Ayun, for today's vlog guys, nandito tayo sa Manila Zoo. Yon. Yan, nandito pa tayo sa labas dahil pagdating niyo po dito sa labas ay magkakaroon po kayo ng registration. Bali para po sa pagkuha niyo ng ticket ano. At yan, pagka nakakuha na kayo ng ticket mga lodi, papasok na kayo sa loob. So ang adult po ay 300, yung bata naman po ay 150, depende po sa edad kung ilang taon na siya. Pero pagkakalan ko nasa 3 years old o 5 years old yata ang kanilang minimum ano, may bayad na. Pero pag mga 1 year pa lang, wala pa siyang bayad. So ako mga lodi, naka-registered na ako doon sa may guard. Ayun, doon dito. Ayan, dito sa may ano na yan, naka-registered na ako doon. So may tatak na ako, lumabas lang ako konti dahil gawa ng gusto kong mag-content dito. Ano? Ito, meron na akong tatak. So pagpula dyan, pagpasok nyo dito sa loob, kung wala pa kayong registration, pwede naman po kayo mag-register dito. Ayan o, papakita ko sa inyo, meron lang registration fee dito. Ayan po, yan. Mayroon po kayong susundan dyan, bali mayroon kayong pupuntahan. Ayan. So, tara na mga lodi, pasok na tayo sa loob. Bali, nagkaroon ako ng, ano, may tatak na ako ng Manila Zoo. Yun, nandito na tayo sa loob mga lodi, pagpasok nyo pala, makikita nyo na ha. Yan. Shout out sa lahat ng mga gustong pumunta rito. Welcome na welcome po kayo. Basta may dala kayong 300 pesos. Hi, hello po. Ayan o, mayroong elephant. Kaya lang nagtatago sa kanyang kulungan. Ayan o. Ayan. Ayan, nakikita nyo siguro yun. Ayan. Sa loob. So, ayan na guys. Andiyan na, ito na yung gate niya. Yan, yan yung gate niya. Basta mayroon na po kayong 300 pesos at nakakuha na kayo ng ticket. Pwede na kayong pumasok kagaya nito mga lodi. Yan. So ito. So guys, may mga lubid dyan. May kasamang tali. May mga tali yan dyan. So Asian elephant po. Ayan ang ating, ayan, yung ating elepante. Ayan. Nandun siya sa loob. Nagtatago kasi tanghali na. Kasi medyo mainit-init na. Kaya siguro nagtago siya doon. Maglalakad-lakad lang po tayo ng konti mga lodi. Yun, pwede tayo nga pumasok dito. Mamaya, papasokin natin yan. Yan po, may mga ano? Ayun o. Yun, tingnan na natin kung anong pangalan nito mga lodi. Tingnan natin na lang kung baboy ramo ba yan o ano. Yan, dito pa lang po yan sa bungad. Ito, apex sa predator. Ayan po o, si White Bengal Tiger, ayan po. So, ayan po, dalawa na sila. Ayan po, dalawa sila. Oh. Ayan. Si White Tiger at saka si Red Tiger. Tara. May mga nakalagay ng mga warning sign dito mga lodi. So, alam nyo na kapag mga mayroong warning sign, ano? Bawal po tayo dyan. Hanggang dito lang po tayo sa may ano na salamin. Yan, dito lang po yan sa pagbungad, sa pagpasok niyo po. Ayan. Yan, so bali first time ko lang po nakarating dito sa Manila Zoo.
So, lilibutin po natin, samahan nyo kung libutin natin yung Manila Zoo, ano. At ito naman, ayun, no. Bawat facility po, mayroon po silang nakalagay na pangalan para po kayo ay mayroong ano, meron po kayong alam kung ano po ang ibig sabihin mga lodi, oh. Yeah, guys, sa wildlife, guys, may nakita na rin tayong ganyan. Yan. Kahit na lang, guys, may warning na naman yan. Huwag kayong dumikit dyan, ha. Yan, guys, oh. Doon sa wildlife, meron din yung ganyan. Sigurado pag nakapunta po kayo dito, ay hindi po kayo magugutom agad. May excite po kayo sa kaikot. Dito tayo sa kabila, ayun. Yan, malawak po yung kanilang kulungan, ano. O, oh, ito. Philippine deer. Ayan, oh, may Philippine deer, oh, mga lodi. Yan. Yan. Ayun, oh. Ayun, may zebra, oh. Ayun, mga lodi, oh. Yan, oh. O. Oh. Agala-agala. Saka yung ostrich, ang laki. Kita nyo yun, mga lodi, yun, oh. Yun. Ang laki. Hmm. Siguro hindi na natin alam kung ilang taon na yung ostrich niyan para kasi nga may kalyo na yung kanyang tuhod. Hmm. Tsaka maraming ano dito mga lodi, yon. Yan, jirapi. Yan, may jirapi mga lodi. Tsaka may kasama rin kambing, yan. Ito, Philippine deer, yan ang sinasabi nga Philippine deer mga lodi, yan. May doon kanina may zebra naman. Yan, ito ang ostrich. Sigurado nga matutuwa kayo rito mga lodi kasi nga po ay marami kayong gagalaan at pupuntahan. So kung gusto nyo naman sumakay ng car, ayun, mayroon silang sasakyan para po kayo ay makakapag tipid sa paggagala, ano. Hmm. Anong mayroon dito? Parang oy, parang may naghukay. Wala naman, parang walang naka ano ah. Ay, wala pa nakakulong, mga lodi. Tinanggal yata, tinanggal. Yon. So, hayaan niyo pong ililipot ko kayo dito. Welcome po kayo sa Ilonggo Vlogger. At tayo po, yung ating mga content po ay maglilibot po tayo sa lugar na kung saan po natin na yung pwede lang po natin marating. Yun, may zebra din, oh. Ayun, mga lodi. Mm. Ayun. Ayun naman si, ano, si Ostrich, oh. Ayun. Ayun naman si Giraffes. Ayan, si Ostrich, so nakakulong siya. Ayan. May siya, Lodi, oh. Nangingitlog yata ito ang ating Ostrich, no? Ayan, oh. Ayan yung ulo niya, oh. Okay. So, andito pa lang tayo sa bungad, mga Lods. Hindi pa tayo nakarating sa pinakadolo, ano. Ano kayang mayroon? Ay, ito, CR, toilet. Hmm. Yan, mga Lodi, oh. Mayroon silang, yon. Ito, oh. Kaya na lang bahalang magbasa. Yan, may painting pa sila, Lodi, no? May painting sila ng ebon na yan. So, marami na pa picture dyan. Dito naman sa may kulungan na to, mga Lodi, may kanya-kanyang mga pangalan, yung mga bawat ebon dito, mga nakakulong, no? So, para mas maganda pa dun sa may, ano, no? Lodi, sa may wildlife. Hmm? Pero dito kasi yan. Yan sila may kanya-kanyang kulungan sila ano. At saka nasa lupa. Yung iba kasi yung dun sa wildlife ay para sa mga screen lang. Ayun, mayroon pang napasama na maya, oh.
ano, may napasama nga maya, ayan. Kumakain din. Ito, mayroong Palawan na peacock, ayan. Fashion 'yon. Ayun siya, Dudi. Oh. Ayun 'yun, oh. 'Yun, 'yun, 'yun yung Palawan na peacock, no. Ayan, ang daming mga ibon, mga Lodi, pati Maya, nakisali. Ano? May kanya-kanya silang mga pugad. Ayun, may pugad sila dun sa taas. Mas maganda kasi ang mga may aratilis kasi. Pag namunga yung aratilis, sila na rin yung ano, pipitas. Ba, mga Lodi? Ayan. Ano? Yon, para nag-iisa na lang yung ibon na yun, mga Lodi, ano, yon. Sinasamahan siya ng ano, sinasamahan siya ng Maya. Yon, nag-iisa na lang. Philippine Wampin, ayun, kanyang pangalan, yan. Sinamahan siya ng Maya, ano. At ito naman po yung ating isa pa dito sa may Tarectic Horville, yon. Yan, ano. Tarectic Horville. Ayun siya, Lodi. Nagtatago, pero nag-iisa na lang. Ayun, oh. Ayun siya, oh. Nakatapo dun. Ayun. Kita niyo ba yung gumalaw na yon? At ito yung pinakamaganda. Nung nakita ko kanina, ayan, oh. Yun, ang ganda. Tarectic Hornbill din ito, Lodi. Maganda po rito kasi nga po ay malamig. Lalong-lalo na sa tanghalin tapat, ano. Ayan, oh. Sila dalawa. Bali, isang pares parang ano, parang wala na yung iba. Ayun, yung iba pala nandun sa dulo, sa may kulungan nila. Yung pala yung isa nagtatago dun, sa may dulo na yun. Ayun, ayun, oh. Ayun, oh, ayun, oh. Nagtatago pala sila ilalim, no, din, oh. Yun, mga Lodi, nandito na naman tayo sa kabilang bahagi ng ating adventure, ano. Yan. Ayun, oh, meron silang liliguan para pagka gusto nilang sumampisaw dyan. Yan. So yan, mga Lodi, no. Yan. So maraming salamat nga pala sa mga nanonood at sa mga followers ko at sa aking mga viewers. So salamat po sa inyong suporta. Yan. Yan po, may mga tilapia po yan sa loob. Ayun, may nakita akong tilapia. Mas maganda siguro nito po ano, no, malagyan nila ng mga ano, no. Maisda, no, mga kagaya ng mga ano. Ano pa yung mga isda na to? Yung mapula. Yung mga koi fish. Kaya lang ayan may nakaabang. Hindi po hindi pala kasi ayan, no. Nakaabang agad. Ay, mayroong pagong. Ayun. Kaya pala mga Lodi, ano, kaya pala halo gumagalaw yung tubig, ano. Andun pala sa pagong, ayun. Pagong, mga pagmamang buhaya pala yan. Ako. Ayun, no, laki. Kala ko, pagong. Crocodile pala, ang laki. So, hindi pala pwedeng magbitaw ng isda dyan. Ayun, may mga tilapia, oh. Ano? No? Laki, Lodi, no? Laki. Ay mo, ilang kilo na kaya yan? Lalo, mama. Oo, nagsiswimming siya. Laki. Alod, so, kayang-kaya ka talagang sakmalin yan, no? So, ang pagkalaki. Laki ng butiki. Ito yung pinakamalaking butiki na nakita. Yan, siguro ano na yan siya sa ano, no, mga Lodi, no, medyo hindi na siya takot sa tao kasi nga po ay yun na nga mga Lodi, ano, ayaw na nakita ko dito pala sa dulo mayroon pala nagpa-picture. Ayan, photogenic yan.
Dalawa pala sila dyan, mga lodi. So, no? Ang lalaki. So, akala ko kanina yung nasa labas ay yun na pala. Yung pala nandito rin sa loob. So, shout out dun sa mga nasa labas. Ano? Panakita nyo po pala na puno na yung sasakyan sa paglabas ng Manila. So, ay huhulihin nyo pagliko ng kantuhan. So, ang galing. Ang galing ng mga ginawa nyo. Nakita ko kasi kanina, mga lodi. Mayroon silang hinuling overloaded galing dyan sa loob ng Manila. So, ang bait nyo talaga. Maparaan talaga kayo para lang kayo ay magkapera. So, shout out sa inyong lahat. At sana ay mas nakakabuti sa inyo yung mga ginagawa nyo. Hindi nyo alam na napakamahal ngayon ng mga bilihin at saka mga papaparestro lang ng sasakyan. Tapos ganyan pa yung mga ginagawa nyo. So, sana naman po ay alam nyo naman na overloaded din. At saka yung mga sa driver din po, yung mga mayari na sasakyan na overloaded kayo. Huwag na kayong magpapasakay ng marami kasi nga po ay huhulihin kayo. At yan, sa paglalagpas ko nga po dito sa mga kulungan ng Buhayan, nandito na naman tayo sa mga kulungan ng mga pagong. So, akala ko nga po kanina ay pawikan. So, yung pala ay mga pagong, mga lodi, ano. Ayan. So, ang akala ko ay tatlong piraso lang yan dyan. Ayan, no, kawawa naman. Naawa ako sa kanya kasi nga nakakulong siya. Ang gusto niyang lapitan yung dalawa niyang kasamahan. Kasi siya lang mag-isa dito, malungkot siya, wala siyang girlfriend. Wala siyang kalaro. Ayun. Ayan, no? Ayun yung dalawa niyang kasamahan, no? Kawawa, yun. Talon ka na lang dyan. Ayan. At, siguro, umiiyak na yan siya kasi nga po. Ayan na yata yung kanyang nanay at ang kanyang kapatid. Ayan, no? Gustong-gusto siya. Bad kasi. Huwag ka kasing makulit. At, yun. Ayan, si kuya. Panay-patingin din sa mga ano. At, yun. So, akala ko ay tatlong piraso lang pala sila. Ayun, nandito pala sila. Ang dami niyang kapamilya, no? Ang dami niyang kamag-anak. Ayan, no? Ayun, may yung iba po ay nagkukusang loob na lang. At binigyan na sila ng pagkain. So, alangan pa man na subuan na sila. Sila na rin ang nagkusa, ano? Nagkanya-kanya na sila. Kikibi na sila. Kanya-kanyang buwal na sila doon ng kanilang pagkain, ano? Ayan. Ang dami pala nila dito sa ilalim, Lodi. Ayan, no? Kala mo ay mga ano, no, kiti-kiti. So, ang alam nyo pa ang ginagawa namin yan doon, dati Lodi, nung bata pa kami, ayan, niluluko namin yung mga pagong na yan. Kasi nga po, ayan, nilalagyan po namin ng basahan yan, tapos lalagyan namin ng gas at saka sisindihan. Kasi nga po, ayan, pagka mayroong tao po, ayan, nagtatago po yan, hindi yan naalis. So, ngayon, ang ginagawa namin, ayan, nilalagyan namin ng tela na may gaas yung kanyang bao at saka pag nainita na siya, yon tatakbo na. So, pero kabataan pa po namin yun at hindi pa naman matured yung ating isip anon. At yun, ang napakaganda nga pala dito, mga lodi, ano, dahil nga po ay nirenovate na ito nung panahon ng pandemic at binuksan lang yan ng December. Pero nung nabukas yan ng talagang nag-operate na sila ay July yan. July 2022 yata yung kasi napanood ko na rin sa pag-vlog dito, ano. Yun. Yan o, ang dami nila, mga lodi. So, di ko alam kung nakakapang ilang vlogger na nagpunta rito sa Manila. So, para makapag-vlog sa kanila, ano. So, yan. Malilibot nyo yan, mga lodi. Pero mas maganda naman, agahan nyo na lang. Kasi nga po, ay napakahirap po mag-registered. Sa labas pa lang, ay pahirapan po kayo. So, pag pumunta po kayo ng alas 9, ay mga alas 11 na kayo makakapasok niyan o alas 10. Kasi nga po ay napakarami po ang mga nag-registered. Tsaka mahirap din mag-registered, mga lodi, lalo-lalo kung wala kayong dalang cellphone. Tapos ang sabi ay free wifi daw. Pag-connect mo ay wala naman na hindi ka naman makapag-connect. At yan, naglalakad-lakad pa nga tayo dyan. Ayan, marami tayong nakikita ang mga ibon dyan, mga lodi. Ayan, mga ibong wild lang kasi yan ay wala siyang kulungan. Yan ay kusa lang silang pumupunta dyan. Pero marami pang mga nakakulong dyan, hindi lang natin siya naikot dahil kahit na ikutin natin siguro siya ng buong maghapon ay hindi natin kaya. Mainit na rin kasi, mga lodi, kaya naghanap na tayo ng masisilungan dyan. So marami silang dito, mga lodi, mga activity at ang dami mga palaruan ng mga kiddos nyo kung sakaling punta nyo buong pamilya. Ayun nga lang, ay medyo may kamahalan nga lang ang bayad. So
Mas maganda pa sa wildlife, mga lods, 30 pesos na. Pwede ka pang matulog. Ay diyan kasi po ay napakainit dahil random ko po yung init. Ayan, at yan ang may mga museum ng mga ano diyan. Ating mga wild na animal ano. Ayan yung mga butike. Yan. Butike yan kasi nakadikit sa pader. Pagka sa tubig yan ay hindi na butike yan. Fish stick na yan, fish sticky. Yan. Yan oh. Ang dami pong mga kiddos dyan, mga lodi nagagagala din. Pag-i-enjoy talaga kayo rito pagka kayo po ay pumunta. So dalhin nyo na ang inyong buong pamilya no, at i-explore din yung Manila Zoo. Dahil marami na silang bagong mga ginawa. Yon. Ayan o, mayroon pang ilog na maliit. So hindi ko alam, dati kasi ay pwedeng mamangka dyan, pero ngayon parang hindi na yata, hindi na rin na pinayagan kasi mahirap nga naman pagka namangka ka dyan at sumakay ka sa bangka, ay sigurado pag tumaob yung bangka ay basa ka pag uwi. Yan. Ayat, may papountain pa sila mga lodi ano? At kahit ang halin tapat at walang ulan na yun, may sarili silang paulan. So naglibot-libot nga lang po tayo dito dahil ito po ay kasama po ito sa gusto kong mangyari sa aking vlog. Kasi gusto ko nga po ay maglibot-libot sa ating mga gandang pasyalan sa lugar ng Pilipinas. So sa ngayon dito lang po muna tayo sa Maynila kung saan tayo ay nandito. So soon baka makakarating na tayo ng ibang lugar kung sakali man na medyo may extra budget na tayo. Yan. So mayan mga daming naglilibot, nagpicture-picture. Video-video, so hindi ko lang alam kung mayroon tayong nakasabay din mag-vlog dyan. Kasi nga po ay focus tayo sa mga nandyan. Kasi nga po ay first time lang po natin nakarating dyan. Tsaka siyempre, pagka first time mo ay excited ka talaga. Yun. Ayan o. Oh. Yan. Maganda po di yan mga lodi. Kasi nga po ay may enjoy ka talaga. Pero pagka mainit po ay random mo rin yung paawis mo talaga pag iikot. Yan. Yan o, may tulay pa. Mayroon pa silang hanging breads. Ano? At yan, sinubukan ko rin pong pumunta dyan. Yan, sa loob na yan, yung ano na yan, yung may kulay dilaw na pintura na yan. Pumasok din po ako dyan. Ayan o, explore natin yan. Kasi nga po ay excited din ako makapunta dyan. Kaya lang, ang pagdating ko dyan ay sinabihan ako ni ang bantay na kailangan daw tanggalin ng sapatos. Eh, mabantot po yung sapatos ko. Kaya, mabantot po yung ating paa. Kaya, hindi na po ako na ano dyan, na pumilit na pumasok. Kasi, joke lang po. Ay, hindi na rin ako tumuloy. Kasi nga po ay, mga ano lang din naman ang makikita mo dyan. So, tayo ay gumagawa lang tayo ng vlog. At kahit papano, ay nililibot ko lang kayo. So pagka nandyan na kayo ay nandito na kayo sa may Manila, so kayo na po ang bahala kung ano po yung inyong gagawin. So yun lang po, maraming salamat po ano. At kung nagustuhan nyo po yung aking video ay pakilike naman po at saka share and comment na rin po. At saka huwag na po ninyong kalimutan na mag-follow na rin. So malaking tulong na rin po sa ating channel yan. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mga manonood. At yan, at Ilonggo Vlogger po, pagasuportahan nyo po sana. At maraming salamat po sa mga manonood nito. At enjoy for watching mga lodi. At huwag po kayo mag-alala mga lodi pagka kayo po ay nagutom. Yon, may libre po silang dyan, may libre po silang mga tindahan dyan. Nga lang, bayaran nyo nga lang pagka nag-order kayo. Yan. Marami po silang mga pagkain na tinitinda dyan. Jollibee nga lang at saka McDo ang wala dyan. Pero kung mga gusto nyong mga exotic, mga pagkain na mga kakaiba na hindi nyo nakikita sa Jollibee tsaka McDo, so ayan, mayroon dyan mga lodi. Marami yan dyan. Mayroong mga ice cream, waffles, mayroong mga, marami kayong mga ano dyan, basta may dala kayong mga budget. Ano. Kaya, ano pang hinintay nyo mga lodi? So, explore nyo na ang bagong Manila Zoo. So, mag-i-enjoy talaga kayo dyan kasi nga po ay marami na silang mga binago at mga ibon na hindi natin nakikita sa wild ano, dito lang natin makikita sa Manila Zoo.
So dalhin nyo na po ang inyong pamilya para po ay kayo po ay mag-enjoy. Mas maganda po pagka medyo hindi masyadong mainit dahil gawa po nga napakainit po ng panahon ngayon. So ayan, at mayroon pa silang pa-fountain. At wala, kahit nawa sa tubig, mayroon pa sila doon sa ano, sa may tabi ano. At mukhang hindi na uubos ano, mga lodi. Kaya po gusto nyo pong maligo, ay wag po, mababasa po kayo. Yun. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At pagsusubaybay, sana po ay patuloy nyo po akong pagsusuportahan. At ayan po, mayroon pa pong pahabol dyan. Andyan, ang natutulog si Poging Leon. Dalawa po yan. At nakita pa nun natin yung bullseye niya dyan. Ano? Yan. Yun o. Parang mga tulog, mga tamad naman po yung mga leon. Kasi nga po ay kanina yung tiger po ay nakita natin tulog. Yan. At ayan na po. Mayroon na pong hindi tayo maliligaw dyan. Mayroon tayong susundan dyan. Mayroon tayong mga mapa. So ayan, maraming maraming salamat po mga lodi. At kita kits po tayo sa mga susunod nating mga vlog ano. Ayan. Okay, maraming maraming salamat po. Bye bye.